ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga inanyayahan, "Mapalad ang makakasalo sa piging ng kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang taong naghanda ng isang malaking piging at marami siyang kinumbida. Sa oras ng handaan, pinapunta niya ang kanyang mga katulong para sabihan ang mga imbitado, 'Tayo na't handa na ang lahat.' Ngunit parang sabay-sabay namang nagdahilan ang lahat. Sinabi ng una, 'Bumili ako ng bukid at kailangan kong pumunta para tignan iyon. Pasensya ka na.' Sinabi naman ng isa, 'Bumili ako ng 5 pares na bakang pang-araro at pasusubukan ko ang mga ito. Pasensya ka na.' Sinabi pa ng isa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakapunta.' Pagbalik ng katulong, ibinalita niya ang lahat ng ito sa kanyang Panginoon. Galit na galit ang may sambahayan at sinabi sa kanyang mga katulong, 'Pumunta ka agad sa mga liwasan at mga lansangan ng lungsod at papasukin mo rito ang mga dukha, mga baliwala, mga bulag at mga pilay.' At pagkatapos ay sinabi ng katulong, 'Nagawa na ang pinag-utos mo at may lugar pa rin.' Sumagot sa kanya ang Panginoon, 'Lumabas ka sa mga daan at mga bakuran at pilitin mong pumasok ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, walang sino man sa mga ginoong iyon na kinumbid ako ang makakatikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Lumabas ka sa mga daan at mga bakuran at pilitin mong pumasok ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Napakagandang balita na gusto ng Diyos na mapuno ng mga tao ang kanyang kaharian sa langit. Hindi totoong mahigpit siya at iilan lang ang gusto niyang makapasok sa langit. Ayon nga sa ating ebanghelistang si Lucas, pipilitin pa niyang pumasok ang mga tao. Mas masigasig pa ang Diyos na makapasok tayo sa langit kaysa sa atin. Talagang napakasagana ng awa at kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Wala siyang hindi gagawin para sa kaligtasan at kabutihan natin, para magamit tayo ng walang hanggang kaligayahan sa piling niya. Napakalaking pagkakamali ang tumanggi sa kaharian ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nawawala ng pagtanggi sa atin sa Kanya. Hindi ang Diyos ang nawawalan sa pagtanggi natin sa Kanya. Tayo ang nawawalan at napakalaking kawalan na maaaring hindi na natin mabawi pa kailanman. Pagsasagawa. Tularan ninyo ang saloobin ni Kristo Jesus, nagpakababa siya at naging masunuring.